Alauna ay medyo na madaling araw na magsagawa ng plano ang tropa ni Major Romerico Remo sa pag-serve ng search warrant sa bahay ng kilalang untouchable pusher sa bayan ng Aburlana. Ang target, ang pamilyang Cutat na sina Jonathan Cutat, dating pulis, ama nila Sunny at Gary Cutat, nakasama rin sa nasabing search warrant. Pagsapit na alas 3:30 ng madaling araw, tinungo na ng tropa ang unang target, ang bahay ni Jonathan. Naging mabilis naman ang pagkilos ng mga kapulisan at matapos nga ma-secure ang unang bahay, agad naman nilang pinuntahan ang bahay ng anak nito sa barangay Sagpangan kung saan doon nakatira si Sunny Cutat. Naging mabilis din ang pagkilos ng mga kapulisan at maya-maya pa, bit-bit na nila ang pangalawang target na si Sunny. Nakuha sa kanyang bahay ang tatlong paket ng pinaghihinalaang shabu. Sa pagpapatuloy ng searching operation, nang mababain ang suspect para tingnan ang kanyang motorsiklo, doon na nagkaroon ng pagkakataon si Sunny para makatakas. Doon pumunta, di ba? Doon. Dito sa masukan ng bahaging ito, biglang naglaho ang sospek hanggang pagsapit ng liwanag. Tuluyan na nga nakatakas si Sunny. Nagpa siya na lang ang grupo na balikan ang bahay ng Jonathan para ituloy ang naudot na searching operation. Subalit ganito na ang mga sumunod na eksena. Si Jorna, may ano palang kami nakakatiyak. Ay, bakit pala anong mo? Paano po kami nakakatiyak? Kaya wala kayong iniwan sa loob. Sabay-sabay tayong papasok sa loob para po makita natin kung anong katotohanan doon. Po, kinu-question niya po yung ating authority kung anong, ba't hindi tayo nag-coordinate sa kanya, sa barangay niya. So, no need na mag-coordinate tayo pag mga ganitong drug operation. So, kasi ang inaano natin dito, baka ang iniisip natin ay baka relatives niya or ano, whatsoever. Kasi accordingly sa surveillance natin, relatives nitong subject natin. Dahil sa magkapatid pala si na Jonathan at kapitan ng barangay Iraan na si Kapitan Marvin Tipulo, pansamantala munang pinusasan ito ni Major Remo. Samantala, sa pagpapatuloy ng operasyon, nakakita ang tropa ng isang shotgun na loaded ng tatlong bala at nakakita pa rin sila ng tatlo pang bala ng kalibreng 38 baril. Maya-maya pa, nakakita pa ng limang pakete ng shampoo sa maliit na kubong ito. Matapos may sagawa ang pake ng kapulisan at makuha ang ilang pakete ng shampoo, dinala na namin si Kapitan Marvin Tipulo sa Aburlan PNP para sa formal na pag-turnover dito at para na rin sampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa panghihimasok nito sa kasalukuyan nagsasagawa ang mga kapulisan ng searching operation. Mula dito sa bayan ng Aburlan, Ed Agarap para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News Philippines.